good day po sa inyong lahat. Welcome back again sa channel ko. So today is magluluto tayo ng gulay naman, guys. Para haba buhay, di ba? Anyway, pupunta tayo sa supermarket ngayon para mamili ng mga ingredients. Ang lulutuin natin today is pinakbet. So again, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Magkita-kita na lang tayo doon sa kusina ko. See you! Welcome back! Nandito na tayo sa ating kitchen. So ito na ang pinaka-ingredients sa pagluluto ng pinakbet. Of course, ang ating baboy cut into small cubes, ginger and garlic crush, ang ating onions, ang kamatis cut into cubes, bitter melon or ampalaya na binabad ko sa tubig para matanggal ang paet, string beans or sitaw cut in 1 inch, squash or kalabasa cubes, and of course ang 3 tablespoons ng bagoong, okra and talong. Bukod sa mga ingredients na ito, kailangan din natin gumamit ng oil, water, pepper, and salt. And of course, ang ating setup sa pagbablog, ang aking camera na nakatutok sa pan or sa kawal. So let's start! First, of course, kailangan nating painitin yung ating kawali. Then pag medyo mainit na siya, pwede na nating ilagay yung ating oil. So, depende sa inyo kung anong oil ang gagamitin, pero para sa akin, olive oil ang ginagamit ko. Medyo i-ano natin siya, yung ikalat natin sa kawali yung oil para hindi magdikit-dikit yung ilalagay nating mga onions, garlic, and ginger. Pag mainit na yung pan, pwede na natin ilagay yung ating onions. Haluhaluin natin yung ating onions para hindi masunog. Siguro igisa natin siya ng mga 30 seconds hanggang sa medyo lumambot na siya. Ayan, medyo malambot ng ating onion. Pwede na natin ilagay yung ating garlic and ginger. Tuloy lang natin ng paggisa for another 30 seconds. Ngayon na pwede na nating ilagay yung ating tomatoes. Ihaluin din natin siya hanggang sa lumambot yung kamatis at onions. Ayan, medyo malambot na ang ating kamatis at onion. Pwede na nating ilagay yung ating baboy na hiniwa ko siya ng small pieces para madali siyang maluto. Igisa lang natin siya ng matagal, siguro hanggang sa maging light brown yung meat. Ituloy lang natin ng pagigisa hanggang sa ma-absorb ng baboy yung flavor ng kamatis, sibuyas, bawang at ginger. 2,000 years later. Yan, medyo light brown na. Pwede na nating ilagay yung ating bagoong. Itong bagoong na ginamit ko is yung nabibili na nasa bote. Pero pwede rin kayong gumamit nung hindi pa luto kasi igigisa pa rin naman. At pagkatapos, pwede nating tikman kung tama na yung alat niya. Pag medyo matabang para sa inyo, pwede nyo pa siyang dagdagan ng bagoong. Kung medyo naaalata naman kayo, pwede nyo na lang lagyan ng tubig para mabalanse yung lasa niya. Ngayon ay pwede na natin lagyan ng tubig yung ating baboy para lumambot siya. Siguro pakaluan natin siya ng mga
30 to 40 minutes para lumambot. I-cover mo muna natin siya and I'll be back. A few moments later. Ayan, medyo malambot na yung baboy. So, pwede na nating ilagay yung mga iba pang ingredients. Pero uunahin natin yung kalabasa kasi ito yung medyo matagal maluto sa mga gulay. Ihaluin lang natin siya hanggang sa makover ng bagoong yung kalabasa. And then, pwede natin siyang lagyan ng tubig at takpan natin. Pakukuluan natin siya ng mga 5 minutes hanggang sa maluto yung kalabasa. Yan, pwede na natin lagyan ng tubig. Siguro mga 1/4 cup lang para medyo lumambot yung ating kalabasa. Ngayon na pwede na natin siyang takpan at pakuluan ng mga 5 minutes. 1 eternity later. Ayan, medyo luto na ang ating kalabasa pero hindi pa siya ganun kalambot. Pero pwede na siyang kainin. Huwag natin siyang masyadong i-overcook kasi meron pang mga ingredients na ilalagay. Pag na-overcook, may tendency na madurog siya. Ngayon naman, pwede na natin ilagay yung ating ampalaya. Or ano ba tawag sa English nito? Bitter melon or bitter gourd. Ilagay na rin natin siguro yung mga iba pang gulay. Lagay na natin yung sitaw or string beans. Tsaka yung ating okra. And talong. Lagay na natin siya at haluin. Igisa natin siya hanggang sa makoat ng bagoong ang lahat ng gulay. Pero make sure na dahan-dahan lang sa paghahalo kasi baka madurog yung mga gulay. Ngayon ay pwede na nating lagyan ng tubig para medyo may konting sabaw yung ating pinakbet. Then after nito, pwede natin siyang pakuluan ng mga another 5 minutes. At kung gusto nyo, lagyan nyo rin siya ng pepper and asin kung medyo natatabangan pa kayo sa lasa niya. So, takpan muna natin siya. A few minutes later. So, ngayon, luto na ang ating pinakbet. So, pwede na natin siyang i-transfer sa serving plate at pwede na natin siyang kainin. Ito na ang ating pinakbet. Para sa kumpletong ingredients, check nyo lang yung description sa baba. So guys, thank you again for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Pag sinipag-sipag kayo, i-click nyo rin yung bell button para ma-notify kayo in case na meron akong bagong video. Pag sinipag-sipag pa rin kayo, i-share nyo na rin tong video na to. I'll see you again on my next video. Peace!